nauulan, parang uulan na naman. Ayan o. May timang ulap dun sa harap. Ipapunta pa lang tayong bitbit ngayon. Ako po! Bahala na si Batman mamaya. Sunday morning, around 9 AM. Papunta tayo ngayong Bitbit. Ang plano today sana Sierra Madre. Kaya lang, since yesterday ulan ng ulan, para may bagyo. So kanina pagising ko, dumungaw ako, wala nang ulan. Hindi, umuulan pa pala. Pero lumabas si Haring Araw. So, nakiramdam muna ako. And after siguro mga 30 minutes, 1 hour, andyan pa rin yung araw. Kaya nag-decide ako mag-bike na. Ito yung Sabano. Sabano Park. Usually mga nagra-ride ng San Jose del Monte, Bulacan, dito nakikita-kita sa Sabahan. Medyo hiningal tayo ngayon kasi pahon to eh. So yun na nga, ang plano dapat Sierra Madre, kaso isip namin maaraw nga ngayon pero mamaya baka bumuhos na naman yung ulan. Tulad nito, tignan nyo yung langit, ang itim na naman. Kanina wala na yun eh. So to cut the story short, cancel yung Sierra. Ako naman nag-decide pumunta ng Bitbit kasi ano lang yun eh, 32 kilometers one way galing sa bahay namin. So mabilis lang, mabilis na ride lang. Ulanin man, okay lang, may dala naman tayong raincoat dito, pero hindi ganun kalayo. Ngayon approaching na tayo sa San Jose del Monte SM. Ayan. So ayun, ulanin man, maikli lang yung biyahe. Hindi katulad ng Sierra Madre, lalo na kung ilulup namin, ang hirap. So madaming ahon tapos uulan yung gaba. Kaya mas mahirap doon kumpara dito. Nasa may bandang tungko na tayo ngayon. So ayan, kung ganito lang ang panahon hanggang mamaya, sarap po, sarap mag bike hindi mainit, tapos malamig yung hangin. Current temperature 30.7 degrees Celsius. Ang problema lang ngayon, kahit na hindi pa umuulan, basa yung kalsada. Kaya sobrang putik na nung binti ko tsaka ng sapatos ko. Ako. Ewan ko lang mamaya kung hanggang mamaya ganito pa din kasi maulap eh. Ulap-ulan yung nakikita ko sa harapan ko eh. So siguro mga 80% chance uulan mamaya. Either papunta pa lang or bauwi na ako. Ito, lusong tong park na to. Ialalay lang tayo. Thank you.
kung manggagaling ka ng Fairview, ito na yung part na pahon papuntang Star Mall. Yung graded naglalaro siguro sa ayun, 6% ngayon. Kanina nag-7%. So ito yung isa sa pinaka siguro isa sa pinaka makunat pagpupuntahan ng Bitbit or ng San Jose del Monte, Bulacan. Ngayon medyo okay pa naman yung cardio natin, kaya didiretsuhin na natin, di na tayo ito. Yan sa kaliwa yung Star Mall. Dito na tayo sa arko ng North Sagaray. Ayan. Mula dun sa arko ng North Sagaray papuntang Bitbit, mga 10 to 12 kilometers pa. Pero tingin ko hindi na ako bababa ng Bitbit Bridge, kasi basa yung kalsada, malumot yung daan, kaya medyo delikado. Siguro doon na lang tayo sa taas, doon sa may overlooking, tapos kain tayo doon ng breakfast. Yung mga huling punta ko ng Bitbit, ganito rin eh, medyo maulan, hindi na rin ako nag-attempt bumaba, kasi mahirap na eh, lusong tapos malumot yung kalsada, kaya iwasem lang na lang. Syempre safety first palagi. So ayun, mga 10 kilometers pa from here. Malapit na, konti na lang. Ito yung rotonda. Pag kumaliwa ka, papuntang Angat. Angat, BRT. Pag diretso naman, dito, ito yung papuntang Bitbit. Yung maganda dito sa ruta na to eh, kasi konti lang yung sasakyan na dumadaan. Karamihan mga motor na single, yung mga taga rito, konting jeep, konting private vehicles, pero halos wala. Ayan. So ito na yung medyo umpisa ng ahon papuntang Bitbit. Konti lang naman, hindi naman ganun kakunat. Ayan lang. Konting-konting ahon lang yan. Third gradient ito, 6%. Ayan. Tapos medyo umaambo na. Tolerable pa naman. Hindi pa naman kailangan magsuot ng raincoat. Ayan na. Medyo lumalakas na yung ambon. Aramdaman ko na. Ayan. Mga kailangan na natin magkapote ah. Hanap tayong silong. Doon tayo magkakapote. Ahon to eh. Percent. Buti na lang, di mainit.
Kung gusto niyo makita yung profile pabutang Bitbit River, Bitbit River, puntahan nyo lang yung Strava ko, Jojo Osuna. Lalagay ko yung link ng Strava ko. Hingin yung motor. Ilalagay ko yung link sa Strava ko para makita nyo yung gradient. So ngayon steady siya sa 8%. Barangay San Mateo. Ito yung Golden Haven. Alam ko sementaryo to eh. Sementaryo. Ayan. Ahon pa din. Medyo tumigil yung ambon. Kaya hindi na tayo huminto para magkapote. Pero 8% pa rin yung gradient niya. Kaya ganito hingil ko. Shit. Medyo nag water break muna tayo kanina doon sa tindahan. Kasi nagwa 185 na yung heart rate ko eh. So pinahinga muna natin mga 2 minutes. Tapos inom ng tubig. Tapos padyak ulit. Hirap na eh. 180 lang yung limit ko eh na sinet. So buti nang safe tayo. Ito lusong. Lusong yan. Yan ang view. Yan isa sa mga pinupuntahan dito sa Bitbit. Yung view na yan. Yun, the best. Sarap na hangin. Sariwa. Dami kasing puno dito eh. Sa ngayon, nakikiayon pa ang panahon sa atin kasi talaga makulimlim lang. May konting-konting ambon. Pero di masyadong ramdam. As in, wala lang araw, wala lang sikat ng araw. Kasi napakakulimlim. Tapos ang lamig ng hangin. Current temperature nga 26 degrees Celsius eh. So biruin mo yun, medyo may kalamigan na yun. Kaya ang sarap. Alam mo siya, totoo lang, itong Bitbit ang isa sa pinakapaborito kong route eh. Kasi mapuno, parang alayo mo sa Metro Manila. Tapos puro bundok pa yung nakikita mo sa kanan. Tapos ganito yung kondisyon ng kalsada. Maayos. Ayan, madaming puno, puro salaman, hindi mainit. Sa kaliwa mo, may kita mo bundok. Sa kanan, may kita mo rin bundok. Kaya sarap magbike dito. Sa mga hindi pa nakakapunta ng Bitbit, puntahan nyo to, the bestong ruta na to. Kung hindi nyo alam kung paano, search nyo lang Bitbit River o kaya Bitbit River Bridge, parang ganun, sa Google Maps. Malalaman nyo na kung paano pumunta. Sobrang lapit lang, from SM Fairview, mga 30 kilometers away lang. So kung magkagaling ka sa area na yon, balikan 60 kilometers. So not bad para sa isang bike ride. Hindi ka abuti ng whole day. Siguro mga half day lang. O depende, kasi kung tatambay ka pa dun, talaga mapapatagal ka. Pero kung mabilis ang hinto lang, tipong
konting picture, tapos kakain ka doon. Kaya ng ano, less than 4 hours o less than 6 hours. Kaya short ride lang talaga. So, ini-encourage ko kayo, try nyo itong Bitbit, napakaganda dito. Lalo na sa mga taga mga outside Metro Manila nakatira, for sure hindi nyo pa napupuntahan to. So try nyo. Presko na hangin, sarap. Halos wala pang sasakyan dito, puro ganyan lang yung mga single na motor. Kasi yun lang yung means of transportation ng mga taga rito eh. Kapag nakita niyo tong part na to, yan, kaliwa dyan, papuntang Bitbit. Huwag kayong dederecho ah. Kaliwa kayo dito, sa I Love San Mateo. Tapos konting ahon. Ayan. Medyo lumalakas na yung ambon. Parang ulan na to ah. Hindi na tayo hinto. Hindi na tayo hinto sa kakainan natin ng breakfast. Ay hindi. Brunch na pala kasi time check. 10:02 AM. Whew. Hindi na ambon to. Isa na natin. Ah, walang silong. Ito silong. Lagi doon na lang. Malaki. Silong tayo, silong. Woo! Ayun nga, medyo inabot na tayo ng malakas na ambon. Kaya sumilong muna tayo dito. Pero malapit na tayo eh, doon sa overlooking. Ito yung mga ibang bikers, pababaan sila. Ako, papunta pa lang. Ate, anong ulam mo? Ano yan? Ayan, dito na tayo kakain. Kakain muna ate. Nasa YouTube? So ito na, bumuhos na yung ulan. Dito na tayo kihinto. Hanggang dito na lang tayo. Welcome to Butek, Tanawan, Ipodam. Ipodam pala. Hindi pala ano, hindi pala Angat Dam, Ipodam. Tapos banda doon yung ano, yung overlooking. Kaso maulan, kaya baka hindi makita sa camera. Subukan natin mamaya. Tayo tayo, wala tayong dalang pera. Hindi daw sila tumatanggap ng GCash. Paano kaya to? Problema tayo. Wala akong dalang pera. Hindi ko na nakalimutan ko, wala akong dala. Pero may GCash ako. Kaso problema,
hindi tumatanggap ng GCash na ate. Kaya pupunta pa tayo dun sa may tindahan sa baba. Nilakad na lang natin para makapagpa-cash in tayo ng ano, GCash. Hey. Mali, mali. Dapat pala tinanong ko muna kung may GCash sila. So lakad, iwat bike. Nahanap natin yung tindahan para makapagpa-cash in tayo. Balik tayo doon sa tindahan na iniwanan ko ng bike. Ang hirap maglakad eh kasi nakakulits ako. Ang dulas ng kalsada. Tapos parang malayo pa yung tindahan. Mas magiging mabilis ako kung babiking ko. Balik tayo. Ate, babiking ko na lang. Madulas eh. Madulas maglakad. Ay, maglakad? Oo, nakaklits ako eh. Ba't ng kanan ba o kaliwa? Ayan ako, malapit sa kanto na. Nung pag ano nyo, may tindahan ko sa misuro. Hindi, kanan, nasa kanan yung tindahan, kaliwa. Nagtanong nga ako, wala eh. May GCash yun. Sabi ng babae, wala daw siya eh. Pagka wala dyan, yung tayo sa susunod. Ba't ng kanan o kaliwa yung susunod? Kaliwa ko. Kaliwa, sige. Pabiking ko na lang, babalik ako. Buhang bug tayo dun ah. Sa tayong dalang pera. Parang medyo malayo na yung binaba ko, pero wala pa rin akong nakikitang tindahan sa kaliwa. Biruin nyo yun, pag nilakad ko yun kanina. Ang layong lakaran. Yun dyan lang sa kanila, malayo yun eh. Dito, tanong tayo dito. Tao po. Ate, nagka-cash in kayo sa GCash? Ha? Ah, magkano pwede? Mga ano lang, kahit 200. Pwede? Ha? Hindi, mag-ano ako, parang magpapasa ako sa inyo sa GCash. Tapos mag-withdraw, parang withdraw yung pera. Cash out. Cash out pala, hindi pala cash in. Cash out pala tawag doon. Sorry. Sige. Pwede? Magkano bayad nun? Sa 210. 10 piso, sige. Teka. Cash out pala tawag doon, hindi cash in. Kaya pala hindi kami magkaintindihan ni ate kanina. So ayun. Kung mag-withdraw kayo pala ng pera sa GCash, cash out daw ang tawag doon. So eto, may 200 pesos na tayo. Siguro naman kasya na to pangkain. Hindi ko napansin yung mga presyo ng pagkain kanina. Pero tingin ko naman nasa 100 plus lang siya. So balik na tayo ulit sa tindahan. Buti na lang talaga nagbike na tayo papunta. Kung hindi layo nilalakarin. Makakain na rin tayo. Gutom na ako eh. Ay, ulan. Ang charap na ulan. Ang charap magbike. Sabi ni ate, dyan lang yun sa may pagbaba, sa may susunod na bahay. Taragis na yun, layo pala nun, dyan lang na yun. Si ate budol eh. Time check. Oras na? 10:40?
sana yung lens ko. Alright, we're back. Alayo naman pala, te. Alayo pala. Masayang pagkain. Ito tayo. Eh, may queue po ha. Ipodam pala to, ipodam. Kala ko dati angat. Hindi pala. So sayang hindi masyado makita yung view kasi maulan eh. Ay, ulan pa. Kaya medyo hazy tapos medyo cloudy yung view kaya hindi klaro. Yan. Ganda, 'di ba? Ganda dito. Kaya puntahan niyo to minsan. Sabi doon kanina sa habang naglalakad ako, meron daw na aksidente na jeep pababa ng bit-bit tapos may mga sakay pang bata. So yun yung sinasabi ko na talagang delikado bumaba ng bit-bit kapag ganitong umuulan kasi basa yung kalsada tapos malumot pa yung daan. Ayun. So yan yung reason kung bakit hanggang dito na lang muna tayo. Next time na lang natin babain yung Bit-Bit Bridge kapag walang ulan tsaka tuyo. Tuyo ang kalsada. Kawawa naman yung mga bata. Dapat hindi sa ganitong panahon sila pumunta doon kasi delikado nga eh. Yung mga gulong pa naman ng jeep kadalasan pudpud. Kaya hindi talaga kakapit yun sa ano, sa daan kapag madulas. Kasamahan mo pa ng lumot. Asya, uwi na tayo. Let's go. Kung kanina mas maraming ahon, ngayon naman pa uwi, puros lusong to. Kaya mas mabilis pa uwi kaysa papunta. Current elevation nito 225 meters eh, above sea level. Kaya medyo mahaba-habang lusong. Ganda dun oh. Next time puntahan ko yan.
yata yan eh. Tsaka pansit. Ayan, SM. Sa kanan, Fairview Terraces. Tapos banda doon yung Robinson. Dito ko natatapusin yung video ko. So, please like and subscribe, Daddy Ciclista. Suportahan nyo ako sa bago kong YouTube channel, Trying Hard Vlogger. Pero enjoy naman, na-enjoy ko naman tong ginagawa kong kalokohan. Sige, salamat, ingat kayo lahat, and ride safe. Are you waiting for me? Yes, but why is the blue dot not here? Maybe it's slightly delay. Kiss daddy. Yes. Kiss. It's slightly delay. That's why it's not gold. Yes.